Hello guys! Welcome to my channel! It's me again, Irene, and welcome for another Simple Finish 101. So, kumusta kayong lahat guys? Thank you so much for your support. Malapit na tayong mag 15K! Thank you so much guys! And gusto kong i-shoutout si Iya dyan sa Lahti and yung husband niya na Best Employee of the Year lang naman. Congratulations! Sobrang nakaka-proud. Nakaka-proud talaga na ang galing ng mga Pinoy na mag-alaga. Quality yung care na binibigay. And sa lahat ng mga field, kahit anong field pa yan, binibigay talaga natin yung best natin. So, I'm so proud. Congratulations, guys! Ngayon, guys, ay pag-usapan naman natin ang Finnish question words. How to answer Finnish questions. Tulad nga ng sinabi ko sa vlog ko na how to pass Finnish exam. Kung ano ang tanong, yun yung sagot. Yung sagot ay makikita sa question word. So, kailangan yung i-master yung mga question word para alam yung sagutin yung mga Finnish questions. So, without further ado, let's start. Number one dyan ay Mika or Mita or Mitka. What? Ano? So, Mika, ano? Mita, ano? Mitka, ano-ano. So, sinabi ko sa isang vlog ko ang difference ng Mitka at Mita. So, yung Mika ay nominative, yung Mita ay partitive. So, Mika, pag ang subject ay konkreto, nabibilang. Mita naman, kapag ang subject ay uncountable, abstract, or pinag-uusapan kung saan gawa ang isang bagay. Mitka naman, syempre plural. Alam nyo na yan, guys. Plural. Ano-ano. Mitka o watsun vahvutesi. What are your strengths? Isang Finnish interview question. Next, where? Missa. So, kung anong tanong, yun yung sagot. Missa. SSA. Where? Saan? So, ang isasagot mo din dyan, SSA or LLA. Missa sinaasut? Saan ka nakatira? Minaasun Helsingissa. Ako ay nakatira sa Helsinki. Minaasun Suomessa. Ako ay nakatira sa Finland. Pwedeng S-case yan, depende sa lugar or L-case. So, may mga lugar na S-case, may mga lugar na L-case. Tulad ng Vanta. Minaasun Vantaalla. L-case yan. Minaasun Tampereella. L-case din. Next, Mista. Saan galing? Mista Sinatulet. STA or LTA naman ang sagot mo. Sinatulen Kirkosta. STA, Kirkosta. Ako ay galing sa simbahan. Minatulen Koulusta, ako ay galing sa paaralan. Minatulen Torilta, ako ay galing sa palengke or sa market. Mihin naman, papunta saan? Mihin sinamenet, saan ka pupunta? Minamenen Kirkon, ako ay pupunta sa simbahan. Minamenen Koulun, ako ay pupunta sa paaralan. So, Missa, Mista, Mihin. Saan, galing saan, at papunta saan. Next, when, kailan, miloin. Koska, miloin on sinun syntyma päivä, kailan ang iyong birthday. Next, miksi, why, sa Tagalog, bakit. So, ang sagot mo dyan ay syempre, dahil, yung dahilan. Miksi Suomi, bakit Finland. Koska Suomi on rauhallinen maa. Dahil Finland ay isang tahimik na country. Koska Suomi on kaunis. Dahil ang Finland ay maganda. Next, how? Kuinka, miten? Kuinka vanha sina ulit? How old are you? Kuinka laitat ruoka? Paano ka magluto ng pagkain? Kuinka leivot? Paano ka magbake? Kuinka, paano? Next, milainen or minkalainen. Sa Tagalog, anong klase? For example, anong klaseng asawa meron ka? Minkalainen mies sinulaon. Pag babae naman, wife naman, minkalainen vaimo sinulaon. Anong klaseng asawa meron ka? Or what kind of wife do you have? Minkalainen auto sinulaon. Anong klaseng kotse meron ka? Kadalasan dyan, ang sagot mo ay adjective. So, ang kotse ko ay bago. Mun auto on uusi. Minulaon uusi auto. Anong klaseng asawa meron ka? Minulaon hyvä mies. Ako ay may mabuting asawa. Shout out sa asawa ko. So, yon milla by how. Anong paraan? For example, milla sinatulat töihin. How did you go to work? Or sa anong paraan ka pumunta ng trabaho? Milla. Ang sagot mo dyan ay mag-end sa LLA dahil milla nga, di ba?
So, bus sila by bus, Yunala by train, Cavelen, naglakad ako, Polcuperala by bike, Autola by car. Yun, yun yung mga pwedeng mong isagot. Next, Minka. Which? Minka Malainen Sinaulet. Anong nationality mo? Minka Ikainen Sinaulet. Ilang taon ka na? Pwede rin yun. Kuinka Banha Sinaulet or Minka Ikainen Sinaulet, ibig sabihin yan ay ilang taon ka na. Minka Varinen Sinunautoon. Anong kulay ang kotse mo? Next, Mita Keloon. Dapat expert na rin kayo dyan, guys. Meron akong vlog about dyan. Anong oras na? Milta. Related ito sa senses. So, Milta, ang sagot mo din dyan ay mag-e-end ng LTA. So, Milta. Milta Nauta. Anong itsura? Milta Hannauta. Anong itsura niya? Milta Sekulosta. How does it sound? Milta Maistu. Anong lasa? Senauta Hyvalta. It looks good. Senauta Huonolta. It looks bad. Sekulosta Hyvalta. It sounds good. Semaistu Hyvalta. It tastes good. Next, sa mga tao naman, kuka or who, sino. Kuka, sina ulit, who are you, ketka. Ito naman yung plural ng kuka. Ketka, sino, sino. Kenalaon, sino ang mayroon. Kenalaon, udet, kengat. Sino ang may bagong sapatos. Kenen, kanino, or sa English, whose. Example, kenen pullo tamaon. So, kaninong battle ito. Next, kenelle. Para kanino. Nag-end siya sa LLE, ang sagot mo din ay mag-end sa LLE. Kenelle sinaan natlahya. Para kanino ka magbibigay ng gift. Mun miehelle sa asawa ko. Mun ustavalle sa kaibigan ko. Lapselle sa anak. Yun. So, LLE, mag-end. Next, kenelta naman, galing kanino. Kenelta, sinunlahya on. Galing kanino, yung regalo mo. So, mun miehelta, galing sa asawa ko. Mun ustavalta, galing sa kaibigan ko. Mun opettajalta, galing sa teacher ko. Next, lahat ng verb pwede kayong gumawa ng question word. Gagamitin mo yung sina form plus ko or k. Sina form ng verb plus ko or k. Depende sa vowel harmony. Kailangan mong sundan ang vowel harmony. Anta, to give or magbigay. Annat ko, pwede mo bang ibigay? Menna, to go. Menetko, pupunta ka ba? Tulla, to come. Tuletko, pupunta ka ba? Auta, tutulong or to help. Autatko, pwede ka bang tumulong? Yeah. So, lahat ng verb sina form plus ko or ka. To summarize, question words. Mika, mita. What o ano? Mitka, ano-ano. Minka, which. Missa, where o saan. Mista, from where, galing saan. Mihin, to where, papunta saan. Miksi, why o bakit. Kuinka o miten, how o paano. Kuinka palyon, how much. Kuinka monta, how many o ilan. Mita kelloon, what is the time, anong oras na. Kuka, who or sino. Ketka, sino-sino. Kenen, whose o kanino. Kenelaon, who has. Sino ang mayroon. Kenelle, for whom, para kanino. Kenelta, from whom, galing kanino. Milainen or Minkalainen, anong klase. Milla, by how. That's it guys for today. Remember guys, you only live once. So enjoy life, God bless and take care, bye bye. See you on my next vlog guys.